Sindok. Bakasyon na naman. Tapos na naman ang pasukan sa eskwelahan at tiyak na mabuburyong na naman ako sa loob ng bahay. E paano ba naman din? Hindi naman ako papayagang lumabas, lalong-lalo na istrikto ang aking mga magulang. Si mama nga, maikipaglaro lang ako sa labas, e tiyak sandamakmak na naman history ang kanyang ibabaling sa akin. Hanggang sa tumunog ang telepono kung kaya't pinuntahan ko iyon at nagmadali akong sagutin. Hello, sino po ito? Uy, Sara, ako po si Darlene. Ay, Darlene, buti tumawag ka. Kanina pa ako nababagot dito sa bahay. Buti na lang may makakausap ako. Ako nga din eh. Umalis kasi si na mama, papunta sila ng merkado. Kaya naisip ko na tawagan ka na lang. Teka, wait lang ha. Patayin ko lang yung TV. Ay naku, buti pa kayo may cable. Sa amin wala nga eh. Wala tuloy magandang palabas ang ganitong oras. Alam mo ba kagabi, may kwento yung pinsan ko sa akin. Hindi ko alam kung totoo ha, pero may abandonadong bahay kasi dito sa lugar namin. Matagal na walang nakatira doon. Oh, ano namang meron? Makinig ka sa kwento ko. Sigurado magugustuhan mo to. So ito na nga. Dati daw, may lumang bahay na may nakatirang matandang mag-asawa doon. Tuwing bakasyon, bumibisita yung mga anak at apo nila. Ngayon, yung mga apo ay mga batang makukulit. Ang bili ng lola nila ay huwag na huwag daw silang papasok sa kwarto ng lolo at lola nila. Basta, off limits daw yun. Oh, tapos? Ang weird naman nung ganun. Bakit pagbabawalan ni apo naman nila? Pwede mo makinig ka kasi muna. Basta ang sabi, huwag daw papasok. Bawal pumasok. Ngayon yung mga bata, syempre, sumang-ayon na lang kaya sinabi nilang, yes po lola. At ang sabi daw ng lola nila, nagpapahinga din kasi ang lolo niya sa kwarto, kaya bawal niya siyang gambalain. Eh yung mga apo niya, naglaro ng tagot-taguan. Itong isang apo na babae, hindi niya alam kung saan siya magtatago. Naisip niya ngayon, na doon na lang magtago sa kwarto ng lolo at lola niya dahil tiyak na hindi siya hahanapin doon. Hala! Patay! Paano yun? Eh di ba't sabi nga bawal? So ano nangyari pagkatapos? Tsaka ano yung nakita nila sa kwarto? Pagkapasok ng batang babae sa kwarto, naging gulat niya. Hindi daw siya makakilos na parang napako yung mga paa niya sa sobrang sintak. Nakakita daw siya ng isang demonyo. Ala! Tapos ano nangyari sa bata? Nasa tabi daw ng lolo niyang natutulog ang demonyo. At nung makita siyang pumasok sa kwarto, nilapitan siya nito. At ang sabi daw ng demonyo, di ba sabi ng lola niya huwag na huwag kayong papasok dito? At dahil nakita mo ko, isa lang ang kondisyon ko. Huwag mong sasabihin kahit kanino na nakakita ka ng demonyo dahil kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Yun daw yung kabilin-bilina ng demonyo. E bigla na lang nawala yung demonyo na pumasok yung lola ng bata at pinagalitan yung apo niya. Naalala din daw nung bata ang sinabi ng demonyo kaya hindi niya kwento kahit kanino talaga. At matapos nga nun, ay hindi na daw pumalik talaga sa bahay ng lolo at lola niya yung batang yun kahit magbakasyon. Ay, salamat naman pala kung ganun. Pero hindi pa dun tapos yung kwento. Tumanda na yung batang babae. Malapit na nga siyang ikasal sa kasintahan niya ng ilang taon. Kaya naman bumalik sila ulit doon sa bahay ng lolo at lola niya para mamanhikan at ipakilala sa buong pamilya nila yung lalaking mapapangasawa niya. Nung nasa pagkainan na sila, syempre, matagal na siyang hindi nakakapunta doon. Maging yung mga pinsan niya, ipanay ang kwento ng mga memories nila nung mga maliliit pa sila. E bigla tuloy siyang nagkwento na alala niya yung nangyari sa kanya sa loob ng kwarto ng lolo at lola niya. Sinabi pa niya yon sa fiancé niya. Ang sabi pa niya, alam mo ba, honey, nung bata ako, naglalaro kami ng taguan. Kabilin-bilinan sa amin na bawat pumasok sa kwarto ni lolo at lola. Pero doon kasi ako nagtago eh. Pagpasok ko ng kwarto, may nakita akong demonyo na nakatayo sa gilid ng kama habang natutulog si
baka bilin-bilinan ko sa'yo na huwag na huwag mong ikikwento na nakakita ka ng demonyo. Sumayin nyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.